Yan po ang ibig sabihin ng apostasiya. So sa Fault in What Lallis Corporation naman ibinigay ito na kahulugan. So dito po ay mapapansin po natin na ito pong apostasy na ito ay marami po itong nakasulat sa Bible na mga talata bilang pagpapaalala at pagbibigay salita na meron pong mangyayari sa ulit na panahonan o magaganap na pagtalikod. So, chapter 13, verse 5 to 7, may binanggit dito, paki-flash na bra. Sulat ko lang dito yung mga... Sabi dito, may paalala dito si Apostle Pablo. Examine yourselves whether ye be in the faith. Andiyan na naman. Sabi dito, sa next video natin ang mga sarili kung tayo ba ay nasa pananampalataya pa. From your own selves, know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates, isunod-sunod na talaga. But I trust that ye shall know that we are not reprobates. Pag sinabing reprobates mo dito ay, ito may connection na naman po ito sa apostasiya. Now I pray to God that ye do know evil, not what we should have approved, but that ye should know what is honest, though we be as reprobates. Alam nyo sa labas, ang tingin sa atin din ay mga reprobates. Yung mga tao na hindi nakakaunawa, walang mapahayagan sa salita ng ating Panginoon. Ganun lang sa nagkabila, sa sabila kami ang katotohanan, tayo ang mali, tayo ang reprobates, tayo ang apostasiya, tayo rin nasa tama ka na itong sinasabi. Kaya nga, makikita po natin dito kung sino nga ba ang nasa totoo, ang nasa tama, dahil dumating na po mensahero sa huling panahon na siya nagbigay liwanag sa kasulatan at wala na pong natatago na dihim sa harapan ng ating Panginoon. So, sabi pa sa isang scripture, meron pang una doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 1, hanggang 1 to 13 po ito, maganda po yung sinabi doon. Apostol Pablo. 2 Timothy chapter 3 muna tayo. Second. Verse 1 to 13. Basahin natin. This knows so that in the last days perilous time shall come. At tinutukoy po dito, sabi ni Brother Branham, itong huling panahon. Nakakatakot po itong huling panahon. Mapanganib, natin yan, na talagang lahat po nakakatakot. Pero nakakatakot po niyan yung spiritual na kalalagay ng isang tao. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, and thankful, and only kayo. Tayo magtaka, yung mga ugali sa libutan ganyan, sapagat ito pong nakamulat na ugali nila. Then verse, without natural affection, cross-breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Traitors, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. Ano po talagang nangyayari na ngayon? Having a form of godliness, tignan nyo mga religyoso sila, sabi ni Brother Branham,
every Sunday nga sa church, every prayer meeting, talagang mas na ipata tayo mga tunay na manapulete sa pag-worship. Sabi dito, but denying the founder of from such tournament. Sa kanila, wala na kapangyarihan na Diyos. Bakit? Sa pag-tumalis na sa kanila eh. Nasa labas niya, wala na doon yung power. Kung baga saan, nandun yung nga sa kanila, yung wala na yung tunay na apoy, yung sa kanila, painted fire na lang. Renewing na lang na apoy. Sabi naman, wala na sa kanila tunay na nag-aapoy na baga sa kanila, ay abo na lang yung nasa kanila. Sabi dito, ito rin at sa panintas. Panintas niya, abandang pababa pala. Seven. Sabi dito, ever learning and never able come to the knowledge. Nagsisipag-aral ngunit hindi nakarating sa pagkaalam sa katotohanan. Ang mga ito ay tumanda na sa Bible school. Marami nang nabasa ng mga libro. Marami nang talagang pinagnaanan ng mga pag-aaral sa Biblia ngunit hindi nakarating sa katotohanan. What is the truth? Alam natin, every age is my truth. May katotohanan. Anong katotohanan? Walang iba. Yung salita ng Diyos na hayag at bukas sa kanyang panahon. That is the truth. Yan ang sinabi sa Bible, and the truth shall set you free. Yeah. Amen. So, ano sabi pa dito sa kasunod, as Janus and Jambres, which the Moses who lived is also resist the truth, men of corrupt minds, reprobate, yan naman, apostasia, concerning the faith, yan naman the faith, reprobate concerning the faith. Pansin natin, verse 9, but they shall proceed no farther, for their folly shall be manifest unto all men as theirs also was. Yung kanilang pamamangan daw, kahitangan ay mahahayag. Alam niyo kapag nakasaluhan natin sila sa pamagatin ng mensahe, ang kalaman tinatay doktrina ay magiging mangmang sa harapan ng doktrina natin sa harapan ng Panginoon. Amen. So, sabi dito, but thou has fallen on my doctrine, sabi ni Paul, manner of life, purpose, faith, looks of prayer, charity, patience, and interpretation, persecution, afflictions, sa bandang aktwal ka. Yea, and all that will live godly Christ Jesus has suffered persecution. But evil men, seducers, shall walk worse and worse, rather than deceiving and being deceived. Mandaraya sila at patuloy na mandaraya ngunit hindi na lang sila inadaya. Yan ang sinabi ng Bible na ang gulang inaakay ang kanyang kapwa mula. Glory to God. So yan po mga scripture na mabasa natin. Isa pa. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4. Mga scriptures po ito patungkol sa ating tinatala. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4. Kanina, 1 Timothy po yung binasa natin. 2 Timothy, right? 3 yan kanina, ngayon sa 4 naman tayo. Verse 1 muna. I charge thee, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, that is appearing and is in the verse 2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all suffering. And that, alam nyo, itong mensahe namin sa mga panahonan, ang may karapatan mag-rebuke, mag-reprove. Naliwala ba kayo? Alam niyo sa mga churches sa denomination, wala nang rebuke doon eh. Kasi kung sa wayo ka ng mga member, magpahaba ng open, magpahaba ng iskanker ka, may holiness ka, tabanan, lalayasan sila, hindi lang nare-rebuke. But this message, kung hindi lang rebuke. Sabi dito, with all long suffering and doctrine. Sa verse 3, for the time will come, we will not endure sound doctrine. Ano yung sound doctrine na yan? Walang iba ito. Minsay sa ulit na panagunin. Ito matitiis kasi matigas ito eh. Matalas ito eh. Matapang ito eh. May pang-review ito. Sabi dito, but after their own last, sa kanilang mga kagustuhan na sa mga sariling pita, shall they need to themselves teachers have each other. Ano lang pipiliin na mga tagapagturo? Walang iba'y mga nangingiliti na lang ng tayina. Yung tinatapit na lang sila. Yan ang pipiliin nila ayon sa pagkakaya nila mag-review. So yan po ang naging sa verse 4. Sabi dito, and they shall turn away their ears from the truth. Ayan na po. Apostasy. Yan na naman, apostasy. And shall be turned unto fables. Aalis mo na sila sa katotohanan, iiwan mo lang katotohanan, din tatanggap sila ng aral na kamalingan.
tayo ngayon, na-rapture na tayo. Oh, mga fantastic doctrine. Talagang yan po ang gusto-gusto ng mga tao. Mga supernatural, talagang matataas na kalidad ng pangangarap. Glory to God. Na talagang mabibigani sila noon. Ayaw na nila yung mga mamababaw, ayaw na may review ng mga pangangarap. So yan po ang Then isa pang talata sa talata pa sa 2 Peter chapter 3 verse 14 to 17. Second Peter chapter 3 verse 14 to 17. Flashback. Sabi dito, wherefore beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace without spot and blameless. It's in the Talata. And the fact that the long suffering our Lord is salvation, he makes our as our beloved prayer for all, also according to the wisdom given unto him at writing unto you. Verse 16. As also in all his epistles, speaking in him of these things which are some things hard to be understood. Kaya itong minsan ito talaga maulawaan ng wala talagang kapayagan. Which they that are under and unstable rest talagang kung baga saan ito maulawaan, pinipili ka maulawaan para sila natin pag-resell dito, hindi nila talaga makuha. Why? Sapagat wala silang pili. As they do also the others in scripture unto their own destruction. So sa kanilang pakikipagpunyag sa mensahe ito, pilit lang binabalot o pilit lang tunitwist na ang nagdadala sa kanilang sariling sariling kapahamakan. Di ba sabi ng Bible, ang titik ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ang bumubuhay. So yan pang sinabi sa talata nila. May isa pang talata, glory to God, sa 1 Peter chapter, 2 Peter chapter 2, verse 12 to 22. Sabi dito, but this as natural growth beast made to be taken and destroyed. Speak even the things that we understand not and shall utterly perish in their own corruption. He and God is proud of that. And as that and shall receive the reward of unrighteousness as they that come in pleasure to riot in that they that dispatch they are and blemishes is sporting themselves with their own deceivings while they feast with you. Having eyes full of adultery and that cannot cease from sin, sin. What is sin? Unbelief. Singular. Beguiling and stable souls and heart, they have exercised with covetous practices, harsh children. See, tuloy pra. Which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Beor, who loves the wages of unrighteousness. But was rebuked for his iniquity, the devil speaking with man's voice, or by the madness of the prophet. Tuloy pa. These are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lust of the flesh, through much wantonness, those that were escaped from them fully in error. Verse 19. While they promise the liberty, they themselves are the servants of corruption, for a home a man is overcome, of the same is he brought in bondage. 20. For if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein. Tingnan po natin mga apostasiya nito. And overcome the latter end is worse with them than the beginning. Parang po tayo nakita
promise ang kasaylanan ng malaking buwan. So sa verse 21 hanggang 22 po, for it had been bit according not have known the way of righteousness that occurred they have known it to turn from the holy commandment to deliver that to them. Hanggang 22, masakit po ito, but it is happened unto them according to the true proverb, the dogs turned to his own vomit again, and the soul that was washed were wallowing in the mire. Eto yung maraming pagtumitikin lang dito na minsan yung kumabalik. Kaya mas matindi malala pa ka nagkalala kayo. So yan pong mga scripture, I believe, nasa papa po yun. Hindi ko na po ibigay ko pa para kung saan kumabalik. So magpasa naman sa quotation ni Brother Brandon. Sabi niya dito, sa the mark of the best, sabi niya dito, O the seal of God. And remember, that we fall without one mistake, sabi niya dito, sa the seal of God. And remember that we fall without one mistake, that the mark of the beast is mark of apostasy. Amen. That is church, members hanging to their church instead of walking in the light, they reject the light, and there's nothing left by darkness. Sabi dito sa Jubilee, correct? And then that all that was not sealed by the Holy Spirit, saan matatanggap ngayon ang sealed ng Espiritu Santo sa mensahe? Amen. Sapagkat yung mensahe ito ay ang Holy Spirit mismo sa brother, it is not me that talking, it is it. Kapag tinanggap mo ang mensahe ito, pinabuhay mo, tinanggap mo ng Espiritu Santo. Hindi sa pangkaisipan lamang ha, sa labing sa pagkatapusan, kundi sa puso. Ipinamumuhay mong mensahe, ikaw din ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Sabi dito, all that was not sealed by the Holy Spirit was, sabi dito, was put on the mark of the beast, and the mark of the beast is a mark of apostasy, which is rejecting the Holy Spirit. Matindig, wala. Pag rinigit mo itong beast, rinigit mo ang Holy Spirit, tinanggap mo ang mark of apostasy. Yan ang rasa. Kaya po salamat kayo mga kapatid sa tumanggap sa mensahe. Patamalin nyo talaga sa wabago. Nag-upisa kayong patanggap ng Espiritu Santo. Nakaaliwas kayo sa mark of apostasy. So isa pang sabi nito, sa mensahe, united one, united under one day. The mark of the best remembers a religious mark. Certainly it is. And you might be filled with religion. You could have all kinds of religion that doesn't save you at all. Kahit mapasod ng tangli yung hindi kanyang nililigtas. Sabi dito, sa here recognize afterward that Jesus predicts that this Holy Spirit in the last days would be the seal of God. Now what would be the mark of the beast? Would be to reject the seal of God, for all that didn't have the seal of God had the mark of the beast. And if it's two spiritual marks, tingnan po natin, dalawang spiritual mark na kumikilos ngayon sa ibang pangalupa. One is the seal of God, one is the mark of the beast, the great apostasy. Glory to God. Nasumisin yung sa huling papanahon. So, yan po ang mga quotation. Sabi pa niya dito, sa mensahe mark of Christ, not some certain mark, sabi niya dito, apostasy, sells you itself. Your own works prove what you are. Paano mapapatunayan daw sa pamagitan ng iyong gawa? By their fruits you shall know them. Yung fruit na tinupin doon na singular, walang iba yung doctrine, yung teaching. Amen. So sabi dito, but if he's just holding on to his denomination, he's taking the mark of apostasy, which is taking the place of the baptism of the Holy Spirit. Not sabi dito dito sa mark of Christ, ulit ko, your own works proves that you are by the fruits you shall know them. If they are Christ denying, Christ rejecting, they are sealed in apostasy by the devil. Yan po ang nakakatakot. Kapag sila Christ denying, Christ rejecting, they are sealed by the apostasy. Sabi din apostasy by the devil. Alam diba, alam natin ang mensahe lamang ito ang nangangaral at itinataas sa Kristo. Wala nila. Sa denomination, ibinababa nila sa Kristo. Ang kalawang persona, ikatlong persona, tao lamang siya. Pero ang mensahe lamang ito ang nagtataas kay Kristo. Katulad ng ginagawa ng Holy Spirit, itinataas niya si Jesus Christ. Why? Sapagkat siya at si Kristo ay isa. I and my Father are one.
So, yan po ang mga quotation na ilan na lang ako babasahin dito para kung makapag-present ko yung iba. Sabi dito sa testimony, sa testimony, the Holy Spirit calling to the people to separate themselves sa huling sakyong ito. From the things of the world to receive the mark of God. The baptism of the Holy Spirit. Therefore, the mark of apostasy is put upon them. Sabi dito ni Brother Barry. There is going to be a time, sabi ni dito, sa separating the seal of God, which is coming right now. Notice, and in that organization moving out, let me give you a little hint here. In that organization moving down like that, it's coming a time to where you will have to belong into that organization, or you can by yourself or have the mark of apostasy. Sabi dito, church mark, you have to belong to some organization or you can buy, yan po, or sell. So, ang huling mamasahin, the seal of God, sabi niya, without the seal of God, which is the baptism of the Holy Ghost, confederation of apostasy, is the mark of the beast. Thus, yet the Lord, see what I mean, but these religious teachers are trying to put in on communism. So, ang mga religious teachers na itinuturo yung communism. Pero sa Brother Branham, yung the mark of the beast, mark of apostasy, walang iba itong mga religion o itong mga religious law. Sabi dito, they'll be blind, leaders of the blind, they said, will have eyes and can see, since you do in your tradition, speech, the doctrine of men, make commandments, and so forth. The third and third verse. So, huli ko pong babasahin, ito lang po, sabi dito, sa Patmos Vision, and every evil listen as we went to the church ages, every evil that was in that first church, sa Ephesian church, locked over into the next one, just kept going on down until finally it ends up into complete apostasy. Anong nangyari sa Laodicean church age? Very dark yan. Nag-in daw sa complete apostasy. Then, nasa na si Christ, nasa na pa sa Brother. Bakit lumabas si Kristo? Lumabas si Kristo. Dahil itinulak si Kristo palabas ng mga dugma at credo. Kaya si Kristo nagsisikap ngayon pumasok sa bawat individual na tatanggap sa Kanya upang mabigyan niya ng tatak. Amen. Walang iba ng sinuga. Every evil just keep flopping over in its source. Every little issue that is starting out, like in Genesis, the vine started growing, it weeds, it's weeds with the church, and it's come out in the last days. The wonders in the Bible, blessed are they that escape in the day. Yes, sir. That escape all these things. So, yun lamang po mga kapatid, marami pa ako dito, ngunit I believe sa tapos na siguro yung tapos na yung ating time. Okay, praise God, salamat, at kaya dadalhin ko yung mga quotation para po makapag-present ito ng mga God bless.